Hello there mga ka-friendship, gusto mo bang madagdagan o madoble ang iyong income? Hindi to mahirap kung alam mo ang iyong gagawin. Kaya sa libreng session natin na ito, pag-usapan natin on how you can add your income with zero puhunan, konting puhunan at malaking puhunan. Kung interesado kayo, huwag niyong palalampasin tong video na ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang world coach. Maraming salamat sa pag-tune in sa channel na ito. Sa pagkakataon na ito, ang pag-uusapan natin on how you can add to your present income or to double your income. Alam ko po, it's very challenging po, especially pataas ang bilihin pero hindi naman tumataas ang ating income. Kaya nga, may pag-uusapan po tayo, ano ba talaga ang current reality pagdating po sa ating income, magkano dapat ang ating kitain, ano ba talagang ini-expect po natin, ano ang tamang sikreto at diskarte. Sa session number 4 po, ay grabe to. Ito ha, pagpag-usapan natin yung paano natin mamumultiply ang ating income at yung last part ang pag-uusapan natin yung zero puhunan, konting puhunan, at maraming puhunan. Pero bago natin umpisan to, ito lang request ko. Maglaan muna kayo ng at least isang oras. More or less, give me at least 1 hour of your undivided time and attention kasi this session can be a life-changing session for you, especially if you are looking for an income opportunity or start a business. So kung ready na kayo, kumuha kayo ng ball pen at papel and I want you to start taking down notes. Okay, let's talk about current reality. Ang reality po talaga, yung sweldo na kinikita po ng isang normal ng mamamayang Pilipino dito sa Pilipinas ay hindi sapat according to the Ibon Foundation. Ako po ay may programa sa 1PH at nakakapag-interview po tayo. And according to income statistics, ha, ang average income earner po ngayon ay nasa minimum ng 500 to 600 pesos per day. 500 to 600. Mag-compute po tayo, ha. 600 pesos per day times mo ng 25 days, kikita ka more or less na mga 15,000 pesos per month. Per month. Pero in reality, according to Ibon Foundation, ang family living wage dito po sa NCR Metro Manila po, kailangan kumita ng 1,164 pesos per day or 25,327 pesos per month para mag-survive. Survive. Survival mode lang. Oo. Eh bakit magbilang na tayo kung 300 pesos per day ang pagkain lang ng isang pamilya? Kung 300, sobrang tipid na yan, times 30 days, 9,000 a month. Lagyan mo pa ng upa na 5,000, 9 plus 5, 14,000. Paano na yung kuryente? Paano tubig? Paano allowance? Paano yung pamasahe? Kapos na kapos talaga ang 15,000. Agree o disagree? Kung nag-agree kayo, type agree sa comment section. Kaya nga, yun nga, inflation rate pa ng Pilipinas, 6.1% noong October 5, 2023 po yan. Sa panahon po ng ating current president. Tapos po, yung family living wage, yun nga, pataas ng pataas ang bilihin, pero ang income hindi tumataas. Ano ba talaga ang expectation po talaga natin kung bakit tayo nagtatrabaho? Ang expectation to provide the needs of the family. Agree? Pero anong reality? Reality, income is not enough. That's the reason why I want to challenge you. Lahat ng mga nakikinig, nanonood, whether here in the Philippines or abroad, our goal po natin this year, kung ano man taon na ito pinapanood mo, is to double our income. Bakit? Siyempre, simple. Para to meet our family needs. That's number one. Number two, financial security. Ayoko na mamblema. Diba? At saka magkaroon tayo ng ano, di ba, tinatawag na peace of mind pagdating sa ano, ay, kahit hindi tayo yumaman na, hindi na maging million ng pera natin, pero mabayaran lang yung tubig, kuryente, upa, pangangailangan. Tama o mali? Ayaw na rin natin mag-alala at mabawasan ang tinatawag nating financial stress. Ang dami na nga nating stress sa buhay, work-related stress, relational stress, pagpapalaki ng anak mong stress, tapos dadagdagan mo pa ng babayarin stress. Ay, naka. And syempre naman, gusto na naman natin magkaroon ng freedom, di ba? Kung saan tayo magta-travel, kung saan tayo titira, di ba? Yun yung gusto naman talaga natin. Pero yan ang reality, di ba? Expectation, gumanda buhay, reality, kapos sa buhay. Expectation, makawala sa utang, reality, lubog tayo sa utang. Expectation, ma-meet lahat ng needs, reality, kulang. Kaya nga ito. Ito na yung solusyon. Itong sa session natin na ito, first, I will reveal to you the income multiplication principle. Woo! Ito po yung nakatulong po sa akin ng bonggang-bongga, no, na I would like to share with you na sana kapulutan nyo ng aral to and ma-apply nyo rin sa buhay nyo. Number one principle na talagang pwedeng magdoble ang inyong income is this. Work not only hard, but work smart. Again,
Work not only hard, but work smart. Importante po yan na hindi mo lang kailangan magdala sa ano. Sipag at tiyaga magdadala sa ginhawa. Alam mo kung sipag at tiyaga lang talaga ang basehan para tayo guminhawa sa buhay. Ay nako. Marami na sa ating talagang mayaman na at maundad na. Diba? Let's be realistic. Again, walang pangahamak ng profesyon niya, pero napakahirap ng trabaho. Pagbubuhat ng mabibigat na gamit like sako, semento, adobe, hollow blocks, mahirap ba ng trabaho? Mahirap. Masipag ba tiyaga? Pero ang tanong, yung mga nagbubuhat ba ng mga ganun, maginhawa ba buhay? Hindi. Bakit? Eh kasi nga, kulang eh. Hindi lang po pwede dapat sipag tiyaga ang dapat basehan po natin. Ito ang basehan po natin, di ba? Sipag, tiyaga, karunungan at diskarte. Ulitin ko, sipag, tiyaga, karunungan at diskarte. Kailangan hindi lang masipag at matiyaga. Kailangan may alam ka. You need to work smart. Kailangan madiskarte ka. You need to work smart. Di ba? Kailangan po yan eh. Kailangan mag-upgrade po tayo. Kailangan mag-level up po tayo. Hindi tayo pwedeng forever ah. Forever na talagang magtrabaho. Kailangan, yun nga. Like for example, ako ah. Ang gagawin ko pag ako ay karpintero, hindi lang carpentry, or let's say, hindi lang ako magbubuhat, di ba? Kasi sa totoo lang, pag hindi na ako nakakapagbuhat na mabigat, na-injure ako, let's say, nagkasakit ako, eh wala na akong kikitain. Dapat iisipin ko, paano kung ika nga madadagdag ang karunungan diskarte, dapat matututunan ko kung paano rin, syempre, magmason, di ba? Magpainting, magwelding, lahat, di ba? Mag-electrical, para pagdating ng panahon, di ba? Pwede na akong all-around. Pag all-around na ako, pwede na akong maging foreman. From foreman, pwede ka nang mag-hire at magpapakyaw ng ibang tao. Imbis na ikaw nagkatrabaho, ang trabaho na ng ibang tao na mamakyaw ka na lang, kikita ka pa. Sa palagay nyo, maganda bang diskarte yan? Ang tawag po niyan is not only working hard, but also working smart. Agree o disagree? Kung kayo pagpipiliin ko ngayon na nakikinig at nanonood, anong sa palagay nyo mas maganda para ma-multiply natin ang ating income? Work hard or work smart? Diba? Ang diskarte po ganito. Diba? Kunyari, ikaw nagpapasweldo ka ng 600 pesos per person sa mga empleyado mo. Kunyari, ikaw namamakyaw ka. Ang gagawin mo, papakyaw mo sa 800 pesos. So, ikaw mamamakyaw, 600 babayad mo, tapos 800, may kita ka pang 200 pesos. Diba? Kung yan ang minimum, 600. Basta patungan mo. So, may 200 pesos ka kada tao. At kung meron kang 10 tao na nagtatrabaho under you, may 2,000 ka. Imagine mo, may 2,000 pesos kang kinikita araw-araw na hindi ikaw naghahakot, hindi ikaw nahihirapan, di ba? Pero meron kang taong tinutulungan at natutulungan mo rin ang iyong sarili mo because you did not just work hard but you also work smart. Ang konsepto lang naman tong working hard versus working smart is this. Given a choice, 100% of your own personal effort or 1% of 100 people's effort. Ano sa palagay niyo maganda? Okay, 100%, ikaw ay effort, ikaw tatrabaho, ikaw lahat. Or, mangungumisyon ka na lang ng 1% sa isang daang tao, eh may 100% ka rin na hindi ka napapagod. Does it make sense? Number 2, income multiplication principle. Number 1 choice is you exchange time for money. Or number 2, you exchange results for money. So, mamili ka. Anong sa palagay mo ang mas maganda? Time for money or results for money? Ang ibig sabihin ng time for money, you work 8 hours, you get paid 8 hours. You work 12 hours, you get paid 12 hours. Ano po yung advantage to? Ang advantage, nagtrabaho ka, mas mahabang oras, may OT ka, may bayad ka. Ang disadvantage, limited din ang time mo. You cannot work 24 hours a day. Agree or disagree? Mamamatay ka sa pagod kong 24 hours. Pero ito naman sa kabila, yung results for money. You don't get paid for your time, but you get paid based on the results that you produce. Halimbawa, ahente ka. Yung insurance, direct selling, or let's say, yung isang lupa, di ba? Or if not, products, kahit anong produkto. Halimbawa, ngayon, itong ballpen na ito, may kinausap ang kliyente, at ang binili ng kliyente, kasi meron silang 1,000 employees, ay 1,000 ballpens. Kailangan po nila yan. 1,000, one per employee. So, kunyari, kumita ka ng piso kada ballpen. So, magkano kikitain mo sa isang transaksyon? Ang kikitain mo ay 1,000 pesos. Isang usapan lang yan. E paano kung minantli nila, umu-order sila? Every month, meron kang 1,000 pesos. May 12,000 ka. So, you're not anymore being paid for your time. It's based on the results. E paano kung 10,000 na in-order nila? E di 10,000 pesos na kikitain mo. So, ngayon, pagpipiliin ko po kayo, ano mas maganda? Time for money or results for money? Pakitype sa comment section. Katulad ng isang tinulungan ko po, si Marta Pingpo. Sinabi,
po niya dito sa message. Thank you for inspiring people, motivating people. Matagal na akong taga-subaybay ng mga teaching niyo since 2010. Walang-wala pa ako noon. Napakahirap ng panahon na yon. Hindi ako nakapagtapos ng pagpag-aaral kasi mahirap talaga. Lahat ng natutunan ko, in-apply ko ng sarili ko. Now I'm 30 years old, a construction businessman in Davao with an asset of 100 million pesos. Salamat po talaga. Itong si Mar, nakausap ko po. At tinanong ko one time, sabi ko, ano sa mga senior ko po sa iyo na ika nga, nag-change ng mindset mo at natulungan ka sa pag-ahon sa kahirapan? Ito ang sagot niya, sir, yung sinabi mo, do not exchange time for money, results for money. So, kinento niya sa akin, nagtatrabaho siya dati, construction worker lang siya, construction boy. Tapos, ang nangyari, nung nakikinig na siya sa akin, sumubok siya ng ibang trabaho at nagbenta siya ng encyclopedia. Yun ang una, kasi gusto nga niya kumita ng mas malaki. So, truly enough, nag-try siya. After 1 week, nakabenta siya at kumita siya ng more or less, I think, 7,000 pesos in one sale. Na tinanong niya sarili niya, yan ay kinikita ko for almost half a month kung ako ay magko-construction. Pero ngayon, kinita ko na lang sa isang benta. And then after that, the rest is history. So, nagbenta na siya from encyclopedia. Pagkatapos pumasok siya sa isang construction, nagbenta na siya ng construction supply. Kaya natuto niya talaga ang mundo ng construction. Ngayon siya ay isang developer na. So, yan po ang pangalawang sikreto. Okay? That's second secret. Right now, let's go to the third secret, the income multiplication principle na pwede mong matutunan. This is what we call, again, active income versus passive income. Ang active income po, nagtrabaho ka, bayad ka. Ang passive income, kahit di ka nagtatrabaho, mababayaran ka pa. Let's talk about the pros and cons mo ng active income. Ang pros mo na, provide immediate earnings. Di ba? Tapos, kung gusto mo ng pera agad, di ba? Mabilis. Kasi kung nagbenta ka, kikita ka. Nagtrabaho ka, kikita ka. May control ka. Siyempre, ang kagandahan po dito sa active income na ito, eh habang masipag ka, matyaga ka talaga, papasok ang pera. Pero ano ang cons? Ang negative side naman ito, kailangan mo ng time and effort. Tapos, not only that, limited din ang time mo. Tama o mali. At ito pang masakit. The moment you stop working, you stop earning. Agree o disagree? The moment you stop selling, you stop earning. Kung di ka nagbebenta, wala ka nang kita. Tama o mali. Type tama kung naniniwala kayo. Now, let's talk about passive income. Ang passive income, kahit di ka na nagkatrabaho, may pumapasok pa rin pera. Pros. Siyempre, less time, less effort. Kahit tulog ka, pwede kang kumita. At syempre, pag continuous ang kita, meron ka ng financial stability. Di ba? At pwede kang magbakasyon. Ano namang cons po nito? Syempre, sa umpisa, hindi ganun kadali. Di ba? At it takes time for you to build. Di ba? At syempre, pag nag-i-invest ka, may risk siya. Pero kayong tatanungin ko, anong sa palagay nyo ang mas magandang pwedeng pagkakitaan? Active or passive? Pakitype sa comment section. Definitely, karamihan po sa atin ay kumikita ngayon sa active. Diba? Active, kaunti lang sa atin ang kumikita ng passive. Pero, ito lang. Pakinggan nyo ito mabuti. Ito, antindi nito. Sino po sa inyo ang nakikinig at nanonood ngayon na gusto nyo pong mag-retire one day? You want to retire, you want to enjoy life, you want to travel, type me sa comment section. Para sa nagtatype ng me, ito pong importante, ha? Kailangan po nating maintindihan. Ito ang realidad. Kung wala kang kakayanan na kumita habang ikaw ay natutulog, habang ikaw ay nagsi-CR, habang ikaw ay naliligo, habang ikaw ay nagbabakasyon, you cannot afford to retire for the rest of your life. Uulitin ko. If you do not have the power to earn money while you are sleeping, traveling, and then enjoying life, you cannot afford to retire. Why? The moment you and I stop working, we stop earning, but we don't stop spending. Sakit. Kaya kailangan po, maghanap po tayo ng that we should not only work hard, work smart. Number two, we cannot exchange time for money. We got to exchange result for money. And number three, our goal is to transfer our income from active to passive. Okay, ito. Pakinggan nyo ito mabuti. Para sa mga taong gusto magretiro. And sana ma-appreciate nyo itong session na ito. Kung 100% ka sa active, zero ka sa passive, ito yung goal po natin. Slowly transfer your income from active to passive. 90-10. 80-20, 70-30, 60-40, 50-50, 60-40, 70-30, 80-20, 90-10. You and I got to slowly transfer our income from active to passive. The earlier you transfer your income from active to passive, the earlier you can retire. Grabe ba? Maganda ba itong idea na ito? Pag maganda, type maganda sa comment section. Ito lang ang pag hindi natin magawa ito, hindi ka pwedeng mag-retire. Kaya nga ito, the challenge begins. Maganda yung pinag-uusapan natin, pero challenge. Ngayon, how can we right now increase, double our income?
Oo. Using this principle, pakinggan nyo na to. Eto na, tuturuan ko na kayo. Paano tayo kikita na zero puhunan, konting puhunan at maraming puhunan. Pero bago natin pag-usapan yan, gusto ko right now in the comment section, isulat nyo muna ang current income mo ngayon. Okay, kunyari current income mo, paano natin padodoblehin? Like for example, ano yung gusto mong aim? Kunyari kumikita ka ngayon ng 15,000, ang double is 30,000, sulat mo 30,000. Kung ang current income mo 50,000, ang goal natin, ang aim natin is doublein 100,000. 100 ka, 200. Half a million, 1 million. Nagigets nyo? Gusto kong kumita ng 1 million pero ang income mo lang ngayon 15. No. Let's be realistic. Kung 15 ka, ang goal natin 30. So type, how much do you want to earn? Specific ha? Dapat i-type nyo sa comment section. So ngayon, na-type nyo na po. Ito na po. Umpisaan na po natin ang negosyong na walang puhunan. Ang pinakamagandang pasukan, ito po, sales. Commission-based selling. Ito yung pagbebenta ng produkto at serbisyo na kumuha ng komisyon. Again, real estate, insurance, direct selling. Grabe, ang ganda-ganda po ng income potential niya, mga kapatid. Ay, naku, ang income potential niya na more or less nasa 10,000 to 100,000. But top performers in this field are making a million a month. When I was still active, just to give you an idea, I started my sales career when I was age 12, 47 years na ako sa pagbebenta. Nung active pa ako sa isang financial services company, yung pinakamalaking income ko was 800,000. Oo, 800,000. Oh, pinakamalaki ha, hindi yan per month, per week. Tinamaan ko yun nung nagbebenta pa ako. Kaya nga doon makikita talaga, napakaganda po talaga ng pagbebenta. And syempre, next question naman. Chinky, di sa akin na pagbebenta. Ito lang sabihin ko po sa inyo. Gusto nyo bang magnegosyo one day? Kung gusto magnegosyo, kailangan mo matuto magbenta. Bakit? Kasi wala pa akong nakitang negosyo na lumaki dahil hindi ka marunong magbenta. O yung laki-laki ng negosyo, kung may benta ka ba, wala akong benta. No, you should learn how to sell. So next question, anong skills ang kailangan mo? Ito na, sulat niyo yung mga skills. Persuasive skills. Paano ka mangumbinse? Number 2, negotiation skills. Paano ka makinipag-negotiate sa tao? Tawaran. Number 3, customer service. Kailangan matuto ka makipagkapwa tao kung gusto mo talagang magnegosyo. Pero may mga nagsasabi sa'yo, Chinky, gusto ko talaga matuto magbenta pero hindi ko alam paano mag-umpisa. Sagot na kita. Allow me to share with you my 47 years of selling experience. Gusto nyo bang matutunan yun? Yes or no? Type yes kung gusto nyo matutunan. Ako, pilitin nyo ako, type yes. Dito, meron akong isang special session na called Benta-Benta Pag May Time. How to earn millions in the field of what? Selling. At dito, mapapanood nyo to. Pwede nyo tong mapanood. Later, i-reveal ko sa inyo kung paano nyo mapapanood to anytime, anywhere. So, number 2, ang isang second way na you can earn income to zero puhunan, freelance or online services. Ito yung paggamit ng iyong personal na karanasan, karunungan, diba? Or if not naman kakayahan, para ibenta mo online. Ngayon, grabe. Ang dami ng online opportunities. Magkano income potential? Entry level, 10,000. Intermediate, 30,000. Experience ka na, 60, 100,000 pesos a month. Or even more. Just to give you an idea, ito po yung mga tinatawag nating virtual assistant. Work from home po siya. And the reason why I believe in this industry so much because I've been working from home for the past 13 years and I have over 50 virtual assistant working under me. Imagine mo, kumikita sila na nasa bahay lang, hindi nagko-commute, hindi bumibili ng bagong damit, hindi gumagastos ng pagkain sa labas. Ang laki po ng kanilang mga benefits and savings. Pero ang kagandahan, as a matter of fact, ito pa. Alam nyo ba, meron akong isang 12-year-old na estudyante na kumikita sa akin ng 8,000 pesos per month. Ang ginagawa lang niya, yung graphics na cartoons ko sa akin sa YouTube. Yun lang, nagpa-pass po siya, kumikita siya ng 8,000 naman. Maganda ba? Ang tanong naman, ano naman skills na kailangan mo para maging work from home ka? Number 1, technical skills. Ano expertise mo? Pwede ka ba sa graphic design, virtual assistant, or if not naman po, web development, pwede kang writing, accounting, management, setting of appointment, customer service. Ang dami pong opportunity. Kailangan matuto ka lang ng skills. Or if not naman, kung gusto mo magaling ka naman sa interaction, sa customer management, pwede rin. Diba? Ang kailangan mo rin dito, time management and organization. Bakit po? Alam mo, pag naging virtual assistant ka, hindi lang isang amo pwede mong makuha ang kliyente. Pwedeng dalawa, pwedeng tatlo. Depende sa kakayaan mo. And maybe some of you are asking, Chinky, paano ba mag-umpisa nun? Again, sagot na kita. Dahil nakabuo nga ako ng team ng virtual assistants ko, I would like to share with you on how I was able to identify kung anong qualification, anong dapat mga trabaho and opportunities naghihintay na pwede kang kumita while working from home. Gusto mo bang matuto? Kung gusto mong matuto, type matuto sa comment section. Kung nagtatype kang matuto, ito na po.
meron na akong special session called Be a Virtual Professional. Paano ka magiging work from home at paano ka kikita, paano may startup yan. Again, mapapanood mo siya later after this session. And then, number three na po. Ang third, pwede mong gawin na kung ikaw gusto mong kumita na walang punang, blogging. Paglikha ng contents na base sa iyong karanasan. Again, interesadong paksa. Income potential nito, simula 5,000, established ka na, 20,000. Pero pag kilala ka na, sobra, easy, 100,000 or even millions. Ito na yung mga likes nila, Kong TV, nagigets nyo, sila Wamos, di ba? Ito lang ha, wala namang panghahamak. Magkaka-level po kami in terms sa itsura. Hindi kami, may itsura kami pero hindi na magagandahan, di ba? Pero tingnan mo naman, di ba? Wala na sa itsura ngayon. Sa relatability na lang yan eh, di ba? Kaya kung magaling ka, anong skills na kailangan mo dito? Content creation. Gagawa ka ng content na talaga for your target market. Tapos editing lang. Marunong ka, konting editing. Ako, nag-edit ako dati sa phone ko, nag-umpisa ako. And social media and marketing skills. Yan. Yun lang kailangan. At saka kung creative ka, panalong-panalo ka, malay mo, you'll be na next. Diba? Kong TV. Or if not naman, yung mga nakikita nating social media influencer. O, ito. Ang tanong nyo, Chinky, paano ako mag-uumpisa? Ayan, sagot na rin kita. Meron na rin akong special session. Ito kasama ko. Sino kasama ko? Mas matindi. Itong online personality na si Doug Kramer. I-reveal po niya sa isang special session. At tuturuan tayo kung paano nila inumpisan. At paano kayo makakreate ng sarili nyong brand. Interesado ba kayo? Kung interesado, type interesado sa comment section. Mami, i-reveal ko rin sa inyo paano nyo mapapanood to. O next, isa pa, affiliate marketing. Grabe to, zero puhunan to, wala kang puhunan. Ito yung pagkita naman, pamagitan ng pagpapromote ng products and services ng ibang tao. Ang pwede mong kitain dito ha, per month, ha, maliit na yung mga 1,000, 2,000, 10,000. Tapos pag experience ka, dalubhasa ka na, 30,000 to 100,000 pesos a month. Grabe naman. Pwedeng-pwede to. Tulad lang ng itong na si Meiko Montefal. Ko na napanood ko sa TikTok, gumising na lang siya sa umaga na hindi niya chine-check ang yung affiliate commission. At nung chinek niya, magkano po ang kinita niya, tignan niyo to. Diba guys, alam niyo naman yung TikTok affiliate. And nag-start ako ang TikTok affiliate ng, I think, katapusan ng August. I think August 20 or August 21. Basta, and ngayon ko lang chinek yung commission ko. Ewan ko, hindi ko siya chine-check this past few days kasi nga, hindi ko naman na namamalayan. Pagising ko ngayon, hindi ko alam, basta chinek ko siya. What? Commission ko yon since August. Since August lang. 300,000 pesos po sa isang buwan. Grabe naman talaga. Imagine mo, na hindi naman siya nag-ship ng produkto, nagbenta. Oo, eh kumita po siya. Grabe, paano ba yan? O, ito, bago ko ipa-reveal sa yung paano mo magagawa to, ito lang skills muna. Kailangan nyo, number one, matuto na kayong mag-digital marketing. Content marketing, social media marketing, tapos number two, analytics. Kailangan matuto ka na magbasa ng analytics. Anong tanging magpo-post, diba? Kung sinong target market. At syempre naman, kailangan gumawa ka ng marunong kang gumawa ng contents. Kaya nga, para sa mga tao, Chinky, di ko alam paano mag-umpisa. Again, sagot na kita. Kasama ko lahat ng mga experts at magagaling po sa TikTok. Ay, ito lang, si Laika Maravilla, o sila Rans, o tapos si Marvin Kuribot, si Meiko nandito rin, si Simon Javier. Ito lang po ah, lahat ng mga to, pag tinotal mo yung mga social media influencers na mga yan, aabot ng almost 15 million subscribers yan or 20. At kasama pa natin isang TikTok ad expert na si Junji Gumirat. Again, mapapanood nyo. Mami, i-reveal ko po sa inyo. So ngayon, first part pa lang tayo. Sana naman na-appreciate nyo itong session na ito. Na zero puhunan. Ngayon, paano tayo didiscarte na konting puhunan? Itong konting puhunan from 2,000 to 50,000 pesos. Kung meron kayo niyan, start tayo sa online reselling. Bumili ka ng produkto sa mababang presyo, ibenta mo sa mas mataas na halaga. Buy low, sell high lang. Pwede yung damit. Pwedeng makeup, pwedeng pagkain, pwedeng electronic gadgets, di ba? Ito, magkano pwedeng kitain muna dito? Mga 10,000, di ba? Nag-start ka, tapos pagka medyo gumagaling ka na 20, 50, even 100,000 pesos. Ito lang just to give you a perspective. I don't know kung nabalitaan nyo na itong kangkong chips na ito ni Josh Mojica. Sa halagang, I think, 5,000 pesos. Pwede kang mag-reseller na sa kanyang kangkong chips at pwede kang kumita ng 30%. O, imagine mo, 30% sa 5,000 pwede kang kumita ng 1
1,500 pesos. Not bad. May nagre-resell din ng mga books ko at kumikita po ng mga 6 digit to 7 digits po, 'di ba? So in other words, reselling is the way to go. Magbenta kayo, 'di ba? Mag-aral kayo. Ito lang kailangan yung skills. Syempre, digital marketing, marunong ka. Tapos number 2, paano ka magse-setup ng shop, 'di ba? Ang kunyari magre-reselling ka, tatlong shop lang naman pupuntahan natin eh. TikTok, Shopee, and Lazada. Okay? And maybe some of you are asking, Chinky, hindi ko alam paano mag-start eh. Nako, sagot na rin kita. Meron na rin akong online sellers bootcamp na special session to help you to acquire yung how to acquire unlimited customers. That's number 1. And number 2, na-invite ko rin ang Alibaba ng Pilipinas, walang iba kundi si Steve C ng Great Deals E-commerce na may platform siya sa Shopee, Lazada, and TikTok. Diba, papakita niya sa atin kung paano maging successful sa pagiging isang online reseller. Nako, may kasamang session na rin yan. Kaya nga, grabe po talaga, no? Huwag kayong mag-alala, marami pa tayong matutunan. Number 2, isa pang pwede mong pasukan ng negosyo, 2,000 lang, pataas, food business. Ito yung paggawa at pagbenta ng pagkain mula sa sariling bahay na ginawa po natin noong panahon ng pandemic, naging successful tayo kasi walang choice. Pero tumigil lang tayo ngayon kasi mayroon ka na ibang choices. No, sa totoo lang, ha? Maganda rin income potential nito from 5,000 to 50,000. Even some people are earning 100,000 or more. Ito lang, meron akong dalawang binibilhan. Number 1, ang specialty ng isa, ham. Hamon. Grabe talaga, pag kinakain mo yung hamon, makakalimutan mong iyong pangalan. Kahit hindi ako dapat kumakain ng baboy, pero yan, mapapakain ka talaga. Sobrang sarap, sobrang nipis, sobrang lambot. Ito talaga yung parang wagyu, wagyu ng ham. Pag kinain mo talaga, it melts in your mouth. Tapos meron pa akong inoorderan ng isang parang lasagna. Oo, lasagna. Talagang kung o-order ka at least mga 1 week to 2 weeks advance ang kailangan mo para maka-order ka. Kaya nga hindi mo kailangan. At ang dami na nagbabiral na rin sa TikTok, di ba? Yung mga tao talagang marunong lang magluto at nagluto ay ngayon kumikita na. So ano naman skills ang kailangan mo? Siyempre, marunong ka dapat magluto. Food preparation, food presentation, food safety, at siyempre, social media marketing skills para makapromote ka. Chinky, paano ba mag-umpisa ng food business? Sagot na rin kita. Meron na tayong inimbitahan lang naman. Sino to? Chef Boy Logro. Si Ninong Ray. Di ba? Eh, magagaling yan. Tuturo sa atin kung paano mag-umpisa. At hindi lang yan. Meron pa ako in-hire na isang resto coach na pwede rin magturo sa akin, especially kung gusto niyo mag-umpisa ng mga negosyo, ng businesses sa franchise at the same time, resto or coffee shop business. At isa pang patok na pwede mong pagkakitaan na hindi napapansin sa murang halaga sa 2,000 to 50,000, ito ha, pag-isipan niyo mabuti, na walang masyado pang gumagawa dito sa Pilipinas, mobile services. Ang ibig sabihin, nag-aalok ka ng serbisyo sa pamagitan na ikaw na magdadala sa kliyente mo instead na papuntay mo yung kliyente mo. Ano po itong mga mobile services? O ito, isipin mo. Car detailing, car wash. Instead na papuntahin, ikaw pupunta. Hairstyling and makeup. O instead na papuntahin sa shop mo, ikaw pupunta. Gupit ng aso, di ba? Hair grooming ng aso. Imbis na papuntahin mo, ikaw pupunta. Di ba? Massage, ganun din. Pedicure, manicure. Ay, ang dami po. Grabe, ah, grabe talaga. Ang daming opportunity. Nag-agree ba kayo? Magkano potential income nito per month? 10,000, 50,000, or even 100,000. Alam mo ba, may kakilala akong makeup artist na nag-charge ng 25,000 per session. Galing. So, ano naman ang skills ang kailangan mo? Again, technical skills. Diba? Tapos, customer service. Siyempre, time management para schedule mo maganda. And siyempre, online promotion. And di mo rin alam paano mag-umpisa. Sagot na rin kita. How to be a homepreneur. How to earn money from home. Step-by-step guide. Paano mag-set up ng ganitong negosyo. Meron na po. Ay, and last but not the least, ang isa pang pwede natin pasukan, e-commerce business. Again, paano mag-set up ng online stores? Diba? Again, pag ikaw mismo na gusto mo na ikaw na magbenta, hindi ka na reseller. Diba? Pwede kang kumita ng 10,000 up to 500,000 pesos a month. And I personally, meron akong shop sa Lazada, TikTok, Shopee, Shopify, lahat po ng platform meron po ako. So gusto ko nang i-reveal din po sa inyo paano ko ginagawa yan, no? Kung gusto nyo matuto from me, okay, I will reveal it to you later paano yan. Ano muna yung skills ang kailangan mo? I need to learn how to set up your online stores. That's number 1. Number 2, kailangan mo marunong mag-source ng produkto. Number 3, digital and marketing skills. And number 4, customer service ang kailangan mong mga skills. At kung paano matutunan, again, sagot na kita, meron na tayong business for everyone. Are you still here with me? Nandito pa ba kayo? If you are still here with me, type sa comment section, I am still here.
I am still here. Okay, eto na, kanina pinag-usapan na nating zero puhunan, konting puhunan, ngayon maraming puhunan para naman sa mga taong medyo may 50,000 and above. O, eto na, pwede niyong pasukin na pagkakitaan para tumoble ang inyong income. Una, franchising. Pamumuna na kilalang mga franchise, fast food chains, coffee shop, convenience stores, no, na mabilis po ang pagbalik na tinatawag nating ROI, return of investment. Magkano po yung kakapital? Depende sa franchise na kukunin mo. Magkano income potential? Pwede itong 1,000,000, 10,000, or even 1,000,000. Ang ROI nito, depende. Return of investment, pwedeng 6 months, 1 year, 2 years. Depende, 5 years, kung gaano kalaki ang puhunan na ilagak mo. Okay, kung tatanungin niyo po ako, maganda ba itong franchising? Definitely yes. Kasi sa franchising po, meron ng proven brand, proven system, proven method. Ang kailangan lang, hanapin mo lang ang tama na babagay po sa inyo. Okay? Pero kung titingnan nyo na, again, alam nyo na eh. Alam nyo na ang ibig sabihin. Ang dami na pong successful franchises. Ano ba yung skills na kailangan nyo dito? Again, matuto ka syempre ng financial management. Diba? Para mabalance mo yung cash flow mo. Syempre, kailangan matuto ka rin mag-market. Diba? And then, syempre, operational skills na ituturo naman sa inyo ng mga nagpapa-franchise. And then, marketing skills and for local promotion. Lalo na sa social media po. And then, next, Chinky, paano ba mag-umpisa ng mga ganun? Again, may na-invite na tayong mga experts to help you on how to start a franchising. Sino in-invite ko? Siyempre, one of the franchise king in the Philippines na may-ari lang ng mga potato corner. Thousands of franchises na po siya. So, he will share yung principle and paano niya inumpisan ang potato corner. Baka matuto po tayo sa kanya. At pangalawa, si Mercato Central na walang iba kundi si RJ Ledesma. Meron na rin siyang easy franchise na pwedeng ituro po sa inyo. Easy, mabilis na franchising system po na pwede tayong matuto po sa kanya. So, isi-share na rin po niya sa atin yan. And then, isa pa, kung meron talaga tayong pera na medyo 50,000 and above na pwedeng pang-invest, alam mo, para sa akin, best investment negosyo na talagang pwede kang kumita kahit tulog ka. Ito na yung sinasabi ko pong kahit tulog ka. Di ba pwede kang kumita? Real estate. Pagbili, pag-renovate, pag-Airbnb, o pagbenta ng mga ari-arian. Ay, grabe po ito. Income potential po nito, napakalaki po. Ay, nako. ROI nito, napakaganda po. Yes. Basta tama po, ha? Reputable po ang pupuntahan natin mga, ano, mga companies at saka organization. Just to give you a perspective, no? In the time of pandemic, I think 2021, nagkaroon kami ng opportunity kasi, yun nga, may mga iba nahirapan na magbayad ng kanilang lupa. Lumapit po ang isang kaibigan po sa amin, kamag-anak actually, na broker din po, sinabi, may isang client sila nag-unload. Nag-unload at ano na lang, market price nung panahon na yun kasi kailangan nilang pumunta ng ibang bansa. So to cut the long story short, nabili po namin yan noong 2021. Ngayon po, as of recording time, this is 2024, pumunta kami at chinek na po namin yung market value, kung ano po ang binayad po namin, dumoble na. So in other words, in less than 2 years time, wala pang 2 taon, kung ano po na-invest namin, dumoble na. Grabe. Oo, and syempre, wala pa kaming plan na tayuan o ibenta pa. So, I'm sure in God's time, no, dodoble at tataas pa yung presyo. Kaya nga, kung gusto nyo talagang makinabang sa real estate, that's number one. Number two, may kakilala naman akong isang tao na OFW naman po na meron siyang paupahan. Ang paupahan lang naman niya ay I think nasa 12 units na kumikita ng 15,000 pesos per unit. Na kumikita siya ng 180,000 pesos right now per month kahit siya ay nagtatrabaho sa abroad. Kaya nga lang mga kababayan ng OFW, gusto nyo talaga ng isang magandang pagkakakitaan na hindi mo kailangan bantayan, ay ito, real estate. Oh, real estate. Kasi hindi mawawala yan. Hindi man na titulo na sa'yo, ipapaupahan mo lang yan. Ano naman skills na kailangan mo? Real estate market knowledge. Again, negotiation and networking skills. Project management. Marketing skills para mapaupahan o mapabenta yung produkto mo. Diba? Kung gusto nyo malaman kung paano mag-umpisa sa real estate na hindi kayo mapapasok bago kayo bumili, bago kayo bumagbenta, magpa-Airbnb, sagot na rin kita sa Real Estate 101. How to earn passive income from real estate? I suggest panuorin nyo muna to bago kayo pumasok. And then, isa pa, negosyo na magandang pasukan. Restaurant or cafe business, ang pagbubukas ng coffee shop or thematic restaurant. Investment muna, syempre, 100,000,000 to. Kasi gagastos ka talaga. Pero magkano return? 100,000 at 1,000,000. As a matter of fact, may kakilala po kung isang restaurant na hindi ko na i-reveal na itatago ko na sa pangalang. Basta na sa ungpin po siya. Grabe! Yung ano lang ha, nasa labas lang ng tindahan nila, yung barbecuehan lang, ang benta
binibenta nila isang araw, hindi bumababa ng 15 to 20,000 a day. Mahina yun ha. Pag malakas, weekend, Saturday, Sunday, sabi sa akin, mga 30 to 50,000. Grabe, barbecuehan lang yun. Di ba? Ano naman skills na kailangan nyo po? Siyempre, culinary skills, kung gusto mo, restaurant management skills, yung interior design and thematic cafes, marketing skills, social media to attract customers. Again, di mo alam kung paano mag-umpisa? Sagot na rin kita. In-invite ko na rin yung resto coach na si Romel Nang. Mismo si Romel Nang ang restaurant coach na may over 40 branches na ng kanyang sariling restaurant. Para ituro sa atin ang paano mag-set up, anong kailangan, magkano puhunan, anong dapat iwasan para hindi ka malugi. Gusto nyo bang malaman yon? Yes, i-reveal ko rin. Kaya huwag kayong kaligtaan na tapusin nyo tong video para malaman nyo paano ko i-reveal lahat ng mga sinasabi kong yan. So ngayon, let's close this session. I hope that you are learning. Type learning if you are learning right now. I'm sure punong-puno kayo ng ideas. Hindi nyo alam kung paano kayo mag-umpisa. Paano natin umpisan? Paano dodoblehin yung ating income itong taon na ito? Ito unang gagawin nyo. Mag-aral. Yes. When you say mag-aral, kung ano yung profession mo ngayon, palaguin mo. Diba? Palaguin mo. Galingan mo lang yung original profession. Or if not naman, kung ikaw, sinasabi mo, na-limit ko na, na-reach ko na yung actually yung max, wala na akong pupuntahan. Pag umakyat pa ako, may ari na papalitan ko. Panibagong skills. Maglaan ka ng oras sa pagpapabuti ng iyong sarili upang mas madagdagan ang iyong halaga. Kung di ka marunong mag-online, mag-online ka. Kung di ka marunong digital, digital ka. Diba? Mag-aral ka ng panibagong ano, skills. Diba? Or if not naman, sumubo ka na sa freelancing, 'di ba? Pwede mong i-share yung knowledge mo. Or if not naman, magnegosyo ka na, 'di ba? That's the second one, matuto ka na ring magnegosyo. That's the second na kailangan mong gawin. Pero ito lang, bago ka pang pumasok sa any type of business, kailangan pag-aralan mo na may fundamentals. Ano yung tinatawag na CapEx, ano yung tinatawag na OpEx, ano yung tinatawag po ng profit margin, ano yung P&L, ano yung metrics, lahat kailangan mong matuto yan bago ka magnegosyo. Kahit anong negosyo, pasukin mo pagkain, real estate, insurance, or if not naman, kahit anong business, kailangan matuto ka muna ng fundamentals. At number three, para madoble mong income mo, aside from mag-aral, personally, to upgrade your skills, matuto magnegosyo, matuto mag-invest. Alam mo, pag natuto ka na mag-invest, pangako ko sa inyo na darating ang panahon na kahit ikaw ay tulog, ikaw ay kumikita. Yes! And by the grace of God, I have already achieved 12 sources of income, 12. And technically, by the grace of God, I'm already also set na kahit na tumigil na ako sa kaka-work, may pumapasok pa rin income. Ba't kong ginagawa ito? Ba't di pa ako tumitigil? The reason why I'm doing this is because I love what I'm doing right now. Diba? Sarap eh. Pag alam mong nakakatulong ka, kaya nga, gusto ko rin umabot kayo sa panahon na umabot kayo na nagtatrabaho kayo hindi dahil kailangan mo. Ikaw ay nagtatrabaho at may ginagawa sa buhay dahil gusto mo. Kaya gusto mo bang mag-aral, matuto magnegosyo, at matuto mag-invest para dumoble ang income mo? Pag ang sagot mo ay oo, ito yung magandang balita. Alam mo na kung anong mga pamamaraan kung paano dumoble ang income. Ang tanong, paano mo ma-apply ito kaagad sa buhay mo? Meron ka lang dalawang option. Option number one is through what we call as trial and error. Diba? Sumubok ka and try mo. Kung nag-work, hindi. Kung nag-kumita naman, di better. Pero unfortunately, if I'm going to ask you right now, kung kayo tatanungin ko, how many times na nag-try ka na nag-trial and error, ang question, may resulta ba? Naging maganda ba o hindi? Pakitype lang sa comment section, maganda ba or hindi? Pakitype na lang po. Chances are your answer is as good as mine. Chances are, imbis na kumita, nalugi, nasayang oras, at syempre nasayang pangpagod mo. Or option number two, you can learn from other people's mistake. Matuto ka sa mga pagkakamali at karanasan ng ibang tao. Ano sa palagay nyo ang better option? Option 1, trial and error, or option 2, to learn from other people's mistakes or yung mga tinatawag ng expert? Pag ang sagot nyo ay 2, instead na mag-trial and error ka, instead na ikaw na mag-research, hanapin mo pang information, ako may maganda akong balita. You know what? We did all the research for you. Kami na po ang gumawa ng paraan para makuha mo yung tamang information. What if kung ako mismo at yung mga expert na makasama ko ang gagawa ng educational plan for you para mas mapabilis ang iyong pag-aaral at iyong pagkikita? Sa palagay mo, magandang solusyon yan? Naniniwala kayo maganda? Type maganda sa comment section. Kaya nga, para sa mga taong ayaw na mahirapan at ayaw nyo na talagang ma-stress, meron na kaming solution po para sa inyo. Ito po yung tinatawag na chinktv.com, the Netflix of financial education. Lahat ng pinag-usapan natin, no, ito pong good news. No, sa session natin na ito, matututo kayo kung paano mag-umpisa ng pagkakitaan na walang puhunan, konting puhunan, at maraming puhunan. At hindi lang yan, ha, kung gusto mong matutunan pa, hindi ka lang matututo sa akin at sa mga expert na makakasama ko. And by the way, number one,
by demand to. We adjust to your schedule. You can access it 24/7. Convenient anywhere, any place. Kahit nasa team abroad ka, pwede. And again, curated na po to. You will save time in doing research. Kami na po ang nag-research para sa inyo. At kasama po yung mga expert and practitioners. Like for example, kung gusto nyo matuto ng negosyo tungkol sa pagkain, nandito na po si Ninong Rai and Chef Boy Logro. At kung gusto nyo matuto naman sa pag-iinvest sa stock market, kasama po natin si Marvin Germo. Kung gusto nyo matuto naman about crypto, nandito si RT Lopez. Content creation, nandito si Doug Kramer. Kung gusto nyo maging VA, nandito si Mami MK Bertulfo. Kung gusto nyo matuto magnegosyo, nandito si RJ Ledesma. At syempre naman, ang founder ng Potato Corner, Joe Magsaysay. At marami pa pong iba. Grabe po, siksikling na umaapaw ha. Ang kagandahan ng mga courses na isinishare po namin, yung mga lessons dito, 5 to 10 minutes lang, araw-araw pwede ka manood, and we will make your life easy. Kaya ang question ko po sa inyo, sino naman po sa inyo ang gustong matutong mag-business? Type me. Meron na rin po tayo on how to start your business courses. Like for example, Juan Negosyante, nandito na po siya, how to start your business from scratch. Kung gusto nyo matutong magbenta, yung personal experience ko for over 47 years, nilagay ko na po dito, benta-benta pag may time. How to earn millions in the field of selling. Kung gusto nyo maging work from home, kikita kayo kahit sa bahay, be a virtual professional. How to earn money while working from home. At marami pang iba. Kung gusto nyo matuto naman on how to manage your money naman. And meron din natin tayong courses on how to ipon pa more. How to save money and budget your money. At sino naman sa inyo gustong matuto mag-invest? Nandito na po yung mga courses like stock market for everyone. Real estate. Kung gusto nyo kumita, kung paano kumita sa real estate, nandito na rin po. Sino naman po sa inyo gustong mag-retiro early? Meron na rin tayong how to protect money courses. Ito po yung mga satisfied na po na mga nag-attend na po ng aming mga courses at the same time sessions. Ito man sabi nila. Katulad na sinabi ni Cheche Resuera, thank you for this online seminar. Really worth it. Hoping to have more. Diba? Especially kaming OFWs. Hirona Shuil, sinabi, ang ganda po. Now that I have knowledge how to teach my pamangkins to earn and save. Si McRae, sinabi po niya, kaloka ang sessions pero sobrang eye-opening. Thank you so much. I learned a lot. Thank you so much. I want to learn pa more. So, itong online courses lang, ito, we have over 20 courses po dito. Maglalagay lang tayo ng, like for example, 5,000 pesos per course times 20 courses. Ang total value na po ng Chink TV pa lang, ito pa lang, ay nasa over 100,000 pesos. But wait, I failed to mention. Once na nag-enroll pala kayo dito sa courses na ito, alam nyo mangyari, meron pa kayong 2 big bonuses. Bonus number 1, pati yung future courses na ilalabas po namin for one entire year, kasama na rin po siya, libre. Ang value po niyan is 4,000 pesos. Plus, meron pa tayong mga premium courses. When say premium courses, ito talaga yung mga special courses. Like for example, a special course that I did with Brother Bo Sanchez sa Bounce Back, How to Earn and Grow Your Money. Dito ni-reveal po niya ang kanyang personal strategy. Ako, ni-reveal ko rin ang aking personal strategy on how to create a money-making machine. At marami pa pong kayong ibang pwedeng matutunan. Like for example, Investment 101 on crypto and stock market. Sana all may investment, real estate, and NFT. Alam nyo, ang value na makukuha nyo dito sa courses na ito, over 16,000 pesos. At mapapanood nyo ito kasama na po, libre. Now, maybe you are asking, how much ba itong total program na ito para ma-access nyo? Alam mo, yung regular online courses ko, yung value na sa 100,000, future courses 4,000, premium courses special access, that's 16,000. That's over 75 hours. Ha? 75 hours total of enriching content. Ang total value nito nasa over 120,000 pesos. However, sabi nyo, taas naman. Huwag kayong mag-alala. Para sa mga taong nakikinig, you will get a 50% price off at 60,000 pesos. And maybe you're asking naman, I might not be able to afford it. Nako, dahil I want to bless you guys today. I want to make it affordable for everyone. Ito lang gawin natin. Instead of 60,000, tanggalin na lang po natin yung zero. Gawin na lang po natin 6,000 pesos. Wow, di ba? So how much na lang po in order for you to access? It's only 6,000 pesos. Ang tanong ko po sa inyo, ikaw, kung kikita ka pa ng extra, no, imagine mo na makikita ka pa ng extra 10,000 a month, 100,000 a month, or even 1,000,000 pesos a month. Willing ka ba ipagpalit ang 6,000 pesos mo to earn 10,000, 100,000, or even 1,000,000? Type yes kung willing ka.
Next question, willing ka ba maglabas ng 6,000 pesos kung kaya mong matuto na madoble, matriple ang iyong income? Type yes in the comment section kung willing ka. Kung ikaw naman matututo kung paano ka kumita habang ikaw ay natutulog ka, willing ka ba na maglabas ng 6,000 pesos para ikaw ay matuto? Type yes sa comment section if you say yes. So, para sa mga taong nag-yes po ngayon, okay, ito yung gagawin ko para maging masaya na po tayo. Sa mga taong talagang interesado, instead of 6,000 pesos, I'm going to offer you another 50% discount. So, in order for you to get all access, all you need to do is just start with 2,999 na po yan. That is not per month. That is for the entire whole year. One whole year, mapapanood mo siya. All access na po siya. That's only 250 pesos per month. Sulit ba? Sulit na sulit. That's only 99 pesos po per online session. That's equivalent only to 99 pesos per online course. Grabe naman po. Pero yung total value niyan, over 100,000. Kaya huwag mo nang pakawalan tong offer namin to para sa'yo. Kaya mga friendship, probably ito na yung hinihintay mong sagot para madoble, matriple ang iyong income. Bakit nyo kailangan pag-isipan itong mabuti? Ito lang sabihin ko po sa inyo. Anong problema mo last year? Diba tungkol din sa additional income? Pag hindi mo yung ginawa ng solusyon yan ngayon, ano magiging problema mo this year? Yun pa rin, kulang pa rin yung income. Pag hindi mo rin gawan ng solusyon yung next year, ano pa rin magiging problema mo pa rin? Kulang pa rin yung income. Diba? I think it's about time for you to really invest in yourself so that you can learn, so that you'll be able to what? To double, to triple, and quadruple your income. So take action now. Click the link below. Check nyo na yung link below in order for you to access it immediately. Maraming salamat po sa mga taong nag-tune in po dito. At harinawa, matutupad po ang ating mga pangarap pag tayo po ay natutong kumita ng pera, humawak ng pera, magpalago ng pera, at protektahan ang ating pera. This is Chinky Tan saying, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.